Ngayon, balikan na ho natin yung katanungan ko at marami ho nagtatanong at sabi nila, siguro nga yung BBM niyan, tough on crime yan dahil gusto nga ng Pangulo, yan ang papalit sa kanya. Gusto nga yung tatay niya, tough on crime. Is Bongbong Marcos tough on crime? Of course, kahit sino na nagsasabi na administrator, na leader, na executive, kailangan talaga hindi mo pababayaan yan dahil ang criminality, itong nangyari, alimbawa, Itong hinaharap ni President Duterte ngayon, hindi naman nangyari yan na from one day to the next dahil napabayaan. Titignan natin previous to the Duterte administration, kung titignan ninyo ang statistics ng criminality ay paakyat ng paakyat over the 6 years of the Aquino government. Pinabayaan na naman, hindi masyadong tinutukan. So that is again a failure of administration, that is a failure of leadership. Ngayon, kung ikaw ba talaga ay nagsiservisyo sa taong bayan, hindi mo naman pwedeng pabayaan na ang mga krimen, no, basta't nakikipag-ugnay ka pa, nakikipag-usap ka pa sa mga kriminal, dapat hinuhuli yan at kinukulong kapag sila ay nahatulan na guilty. Kaya kailangan talaga natin, any administrator, any executive, any person who claims to be a leader in government has to address crime as tough as they possibly can, as the law will allow. Yan ang ginagawa ni Pangulong Duterte at nakita naman natin merong magandang effect na medyo mas magaan ngayon ang taong bayan, hindi sila nag-aalala sa kanilang sarili, sa mga kanilang mga anak. And all around, the peace and order situation is much better. Will Bongbong Marcos also be a tough on drugs? Kasi yung tatay ho daw niya, kauna-una ang leader na bansa na nag-execute ng drug lord. At na-firing squad yung limsen, yung tatay niya. Oh. So will Bongbong Marcos follow suit? Well, hindi natin alam kung ano yung magiging sitwasyon. I don't think it's highly speculative. But again, the law is very clear on all of these crimes. At dapat basta we will implement and enforce as studiously and as energetically as possible lahat ng batas. At syempre kasama na yun, we have to build up also the judiciary, we have to build up the police, we have to build up the capability of the local governments. You know, again, these are things pagka nasa isang maliit na barangay ka, madaling gawin yan. Pero pagka yung buong bansa ang pinag-uusapan, kailangan may malawakang plano para sasabihin mo, itong mga area na ito, delikado. Itong mga area na ito, kailangan na mas maraming pulis. Yun lang equipment natin. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano yung mga rasyon ng ating pulis. Pero nung governor ako, isipin mo, araw-araw, ang rasyon ng pulis car, 8 liters sa isang araw. Magpapahabol ka ng magnanakaw, kailangan bibili ka muna ng gasolina para makalakad yung pulis. Hindi kasalanan ng pulis yun. Pero dapat suportahan natin yung pulis para magawa naman nila yung trabaho nila. So there are many aspects to this problem of criminality. Hindi lamang yung naghahabol ng kriminal at ikukulong o dadalin sa lalagyan ng kaso. We have to give our policemen the tools na una hindi lamang sa mga mas magandang police car, mas tulong sa kundi pati training, pati yung kanilang pagsasanay para naman naintindihan nila yung batas at naintindihan nila yung pinakamagandang mga sistema. Magpaturo tayo sa mga FBI, magpaturo tayo sa UK, yung mga magagaling na police force. At sa kanila tayo magpaturo kung paano ba ang mga latest technique para mahuli nga itong mga kriminal. Again, every time you're talking about a national issue, walang tinatawag na silver bullet na isa lang ang gagawin mo, maayos na lahat. Marami kang kailangan gawin, marami kang kailangan ayusin, at lahat ng mga bagay-bagay na yan, as I said, on the national level, maraming aspeto yan na kailangan asikasuhin at kailangan pag-isipan ng mabuti. Yun ang matagal na nating hindi ginagawa. At dito lamang sa administrasyon ni Pangulong Duterte, talaga binigyan ng pansin ang pagkontra sa kriminalidad.